high risk at critical risk na. Sa Metro Manila, nasa critical level ng healthcare utilization rate sa Makati. High risk naman sa Muntinlupa, Quezon City, Pasay at Taguig. Malakihan man ang bilang ng mga bagong kaso. Ito tumataas sa ngayon ang porsyento ng mga may severe COVID at mga namamatay sa sakit, nakakuha less than 2% sa kabuuan. So kung mortality curve natin ay tuloy-tuloy na pagbaba. Dito po sa mortality curve na ito, makita namin na kung nakita tayo ng mga first week of August, yung peak ng death natin nakita natin ay mahigpit na paalala ng DOH sa mga lokal na pamahalaan. Huwag nang hintayin pang may makitang variant of concern sa kanilang nasasakupan bago pa igtingin ang preventive measures at surveillance. 7 rehiyon ang may detected local cases na ng UK variant. 6 naman ang may mga kaso ng South Africa variant. Pinakamarami ang detected cases ng variant of concern sa Metro Manila. Lahat ng mga syudad at munisipalidad sa Metro Manila meron na nito. Sa ngayon, 8.7% ng higit 4,000 samples na sinuwi sa genome sequencing ang nakitaan ng variant of concern. Halos 1/4 sa mga kasong ito ay incoming international travelers. May mga eksperto na raw na kinuha ang World Health Organization para masuri ang epekto ng variants of concern na ito sa COVID situation sa Pilipinas. Lee Alves, Nakatutok, 24 Horas. Sorry.